Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Yaj. At ngayon ay sasamahan ko kayo na alamin ang ilan sa mga kulturang Pilipino na unti-unti nang nakakalimutan ng mga kabataan ngayon. Handa na ba kayo? Kung gayon ay umpisahan na natin. Ang una sa aming listahan ng mga kulturang Pilipino na unti-unti na nating nakakalimutan ay ang pagmamano. Ginagawa ang pagmamano bilang pagbati sa mga nakatatanda. Hinahawakan ng batang magmamano ang kamay ng matanda at ilalapit ito sa kanilang noo. Ba't ngayon pa lang? Siya na tayo. Mag-aaral lang po kami. Susunod po, mag-aaral. Bainet, ba't ngayon ka lang? Ewan ko. Oras na ba? Goodbye mo. Sumasagot-sagot ka na ngayon. At ang pangalawa naman ay ang paggamit ng po at opo sa tuwing nakikipag-usap sa mga nakatatanda bilang pagpapakita ng pagrespeto at ng paggalang sa kanila. Kain natin. Sensyon na pa. Yan ang mga kaya ko eh. Nahihinga ang pera tayo. Gano'n? Basta, nahihinga ang pera. Yun. Bali. Ano to? Anong gagawin ko dito? At ang panghuli naman ay ang pagkakaroon ng delikadesa o ang pagkilos na nasa angkop at nasa tama. Ang pagmamano, pagsasabi ng po at opo at ang pagkakaroon ng delikadesa ay ilan lamang sa mga kulturang Pilipino na unti-unti nang nawawala sa panahon ngayon. Kaya naman kung ayaw nating mawala ang mga iyon ay ugaliin natin ang pagmamano, pagsasabi ng po at opo at ang pagkakaroon ng delikadesa. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama sa akin. Hanggang sa uulitin. Paalam!